Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, pagpatuloy po nating pinagdarasal, pinapanalangin sa Diyos ang ating mga kapatid at kababayan na kung saan ngayon ay nahihirapan dahil sa pagdaan ng bagyo at dahil sa mataas na baha. Hinihiling natin sa Diyos naway manatiling ligtas sa kanyang tulong ang ating mga kapatid na nawala ng kanilang mga bahay at tahanan. Naway bigyan ng Diyos ng grasya na malakas sa pangangatawan gitna ng lamig at mahirap na panahon ngayon. Mga kapatid, pagdasal din natin ang bawat isa na magkaroon ng lakas malampasan ang mga iba't ibang problema at pagsubok ng ating buhay. Madalas tayo ay updated, informed, o alam natin ang mga balita. Ang nakakalungkot na katotohanan, ang nakakalungkot na realidad, minsan ang hindi natin alam at ayaw nating alamin ay kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Bakit ba ayaw natin bigyan ng pansin ang ating nararamdaman, ang ating naiisip? Marahil dahil may masama, may hindi tama, at meron tayong hindi gusto na nangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, bago natin alamin kung ano ang nangyayari sa showbiz, sa ating bansa, sa mga nauuso na sayaw sa TikTok, bigyan muna natin ng pansin ang ating buhay, ang nangyayari sa ating kalooban, dahil diyan nakikipagtakpo ang Diyos sa atin. May mensahe ang Diyos sa atin at tayo ay ginagabayan niya para tayo ay pagpalain pa niya. Sa mga pagkakataon na kung saan di natin pinansin ang mensahe ng Diyos, ang kanyang salita, sa mga pagkakataon na alam naman natin ang kagustuhan ng Diyos, pero hindi natin ito ginawa, pagpakumbaba tayo at hilingin natin ang awat, pagpapatawad ng Diyos, para tayo muli ay maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos, kayo'y maging mapagkumbaba, mabait, at matyaga. Magmahalan kayo, magpaumanhinan, pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu. Gayon din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Doon ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat,
gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundong natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino nga ang aahon? Sino ang papayag pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. Kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa sa mga palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasiyan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalat ka rin kanya sa hukuman. At ibibigay ka ng hukom sa tanod at ibibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Marami po sa atin ang umihingi ng mga signs o tanda sa Diyos, lalong-lalo na pag meron tayong pinagdadaanan na problema o pagsubok sa buhay. Hindi po ba? O nga naman, kung minsan pag litong-lito ka na, kapag minsan hindi mo na alam ang iyong gagawin sa buhay, ang nais mo na lamang ay ipasubo ng Diyos sa iyo. Ibigay na lang ng Diyos sa iyo agad-agad kung ano ang dapat maging susunod na hakbang mo sa buhay. When we are so confused sometimes, we just want God to spoon-feed us with the things that we should do in our life. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kwento tungkol sa isang lalaki na kapag meron siyang pinagdadaanan na problema o pagsubok, isa daw sa ginagawa niya para makatanggap ng mensahe sa Diyos, para malaman niya kung ano ang kagustuhan ng Diyos, ay kukunin daw niya yung kanyang Biblia at bubuksan niya kung saan dumapo yung kanyang mata, kung saan niya ituturo doon sa kanyang daliri. Iniisip niya, yun po para sa kanya ang kagustuhan ng Diyos. Yun ang para sa kanya pinapagawa ng Diyos. Ang tawag po nila dito ay bibliomancy, Bible prophecy.
Or yung mga iba sa inyo, maaaring ginagawa din yan, ang tawag po dito ay Bible cutting. Ginawa nyo na po ba? Yung kumuha ka ng Biblia, buksan mo kung saan bumukas, kung saan dumapo yung mata mo, kung ano yung nabasa mo, ang ibang tao, tinuturing ito bilang agad mensahe galing sa Diyos. Halimbawa, ngayong araw, hindi mo alam kung anong iyong gagawin. Pagkabukas mo, makikita mo, galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi, give and good gifts will be given to you. So, anong ibig sabihin? Ang pinapagawa ng Diyos sa iyo ay maglimos ka, magbigay ka, mag-share ka. So, ito pong lalaki, matagal na niyang ginagawa sa buhay niya yan. Bawat meron siyang pinagdadaanan na pagsubok, kukunin daw po niya ang Biblia niya, bubuksan, Bible cutting, bibliomancy, at iniisip niya, tinatrato niya na yan ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. At yan po yung kanyang ginawa nung minsan dahil sobrang tindi, sobrang grabe nung kanyang pinagdadaanan na problema. Kaya kamukha ng kanyang nakasanayan, kinuha niya yung kanyang Bible, binuksan niya at tinuro niya. Nakita po sakto-sakto ang tumapat sa kanya galing po sa Matthew 5 verse 29. Ano po ang sabi? If your hand cause you to sin, cut it off. Ay, nabigla po yung lalaki. Hindi ito. Sabi, iba. So, ang ginawa niya, sinara na naman po ang Biblia, binuksan, nakapikit siya, yung kanyang kamay, tinuro. Ano po yung susunod na nabasa niya? Galing daw po sa Luke chapter 12, verse 20. Na-shock po siya. Bakit? Ano po ang sabi? You fool, for tonight you shall die. Nang ilabot po siya, natakot po siya, sinara po niya agad yung kanyang Bible. Sabi, ay, hindi. Iba. Kaya, last na lang po, nagdasal po siya. Sabi niya, Lord, sana po, pakita niyo sa akin kung anong kailangan kong gawin sa aking buhay. Lord, maawa naman po kayo, hindi ko na alam ang gagawin ko. So, for the last time, binuksan po niya yung kanyang Biblia, nakapikit siya, no? Yung kanyang kamay, paikot-ikot, at biglang dumapo dito sa Biblia. Sakto-sakto, nakita po niya, Matthew chapter 27, verse 5. Ano po ang sabi? Then Judas hung himself. Patay. Kung nabasa niya yon, ano pong ibig sabihin? Mapapakamatay siya? Ano po sa tingin niyo ang ginawa nitong lalaki? Sinundan ba niya yung nakasulat doon sa Biblia? My dear friends, sometimes, the problem is not the lack of signs coming from God. But many times, the problem is we do not look closely and we do not understand clearly the signs, the messages coming from God. Opo, tanda at mensahe ang Biblia galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Pero baka makalimutan natin, ang ating ding mga karanasan ay tanda at mensahe din galing sa Diyos. Yes, God talks to us through the Bible. Kaya nga po ang tawag natin dyan is the Word of God. But we might forget, God also communicates to us through our experiences. Huwag niyo pong babaliwalain ang inyong mga karanasan dahil ang Biblia ay istorya ng mga karanasan ng mga tao kung paano sila kinausap ng Diyos. Kaya nga po, maalala niyo si Jesus, sinabi niya, papadala ko ang banal na Espiritu sa inyo bilang inyong mga katuwang, bilang inyong gabay. Nasaan ang banal na Espiritu? Nasa ating karanasan, nasa loob natin, nasa paligid natin, nasa buhay na ito. Do not just read your Bible, but read and understand what you are going through. Ask the Holy Spirit to guide you. Kahit hindi ka naman humingi ng tanda galing sa Diyos. Kasi kinakausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong karanasan. O maaari sa pamamagitan ng mga tao na pinapadala niya sa iyo, nakaharap mo. Ang problema ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus, nasa harapan na nila ang tanda ng Diyos. Pero ayaw nilang maniwala, ayaw nilang makinig, ayaw nilang unawain ang sinasabi
ni Jesus sa kanila. Sabi nga po ni Jesus, narinig natin sa Ebanghelyo, bakit pagdating sa pag-uunawa sa nangyayari sa panahon, sa weather, ang bilis nilang makaintindi. Pero ang pag-uunawa nila, pagdating sa nangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang karanasan, bakit mangmang sila? My dear friends, understand that sometimes the signs and the messages that God wants us to know are already in front of us. Bago ka maghanap sa iba, kailangan tingnan mo muna kung ano yung nasa harapan mo. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa buhay mo dahil yan talaga ang mensahe ng Diyos sa iyo. Many times, God sends us His message in the form of our problems. Tandaan niyo po yun. Pag meron kang problema, hindi ka naman talaga agad pinaparusahan ng Diyos. Yung mensahe ng Diyos, yung gustong paunawa ng Diyos sa iyo, nandyan na sa pamamagitan ng iyong problema at pagsubok. Tandaan natin ang napakagandang kasabihan, that joys are the whispers of God and pains are the shouts of the Lord. Hindi malayo ang mensahe ng Diyos na binibigay sa iyo, nakabalot lang sa pamamagitan ng mga pagsubok mo. Kapag hindi mo na alam kung paano ka magpatuloy sa buhay, kung saan ka pupunta, at kung ano ang iyong gagawin, napakahalaga unang-unang gawin mo. Harapin mo ang iyong problema dahil ang iyong pagsubok, yan talaga ang iyong daan. Basahin niyo man po sa Biblia, napakaraming mga halimbawa ng ganyan. Ang pagsubok ay ang mensahe ng Diyos. Kamukha na lang po ang Red Sea nung panahon ni Moises, hindi po naging dead end sa kanila. Nung hinahabol sila ng mga Egyptians, ginamit ng Diyos yung Red Sea para makatakas sila. Hindi po ba? Tingnan nyo na lang po yung kwento tungkol dun sa siyudad ng Jericho. Napakataas ng pader, napakalaki nito, napakatibay nito. Pero yung pader pa lang yun gagamitin ng Diyos bilang kanyang pintuan, bubuksan pala ng Diyos yan para makadaan ang bayan niya at marating nila yung pangakong lupain, the promised land. Ang higanting si Goliath, nakakatakot man yan, wala pong gustong humarap sa kanya, wala pong gustong kumalaban sa kanya, pero siya pala ang gagamitin ng Diyos bilang tungtungan, bilang hagdanan ni David para siya ay makilala ng napakaraming tao dahil siya pala ang magiging susunod na hari nila. Ang pagkakulong ni San Pablo, yung pala ang magiging susi para masulat niya. Isa sa mga pinakamaganda, pinakamatalimhaga na sulat, nagbibigay ng pag-asa at ng tuwa sa mga Kristiyano. I don't know if you realize that. The most hopeful letter, the most joyful letter, the most profound letter written by St. Paul was actually written inside of the prison. Kaya nga, yan yung ating narinig kanina sa unang pagbasa eh. Sabi po ni San Pablo, I, a prisoner of Christ. Pero kahit na siya'y nakakulong, kahit na siya'y hindi malaya, kahit na nandun sa kadiliman ng kulungan, basahin niyo po ang ganda. Nakakapagbigay ng lakas at ng tuwa yung kanyang sinulat. Nakakulong, pero yun pala ang magiging daan para sa pagpapalakas ng loob ng mga Kristiyano. We might not realize that the signs, the message that we're trying to find in our life is actually in front of us, is actually in our midst, but they are just wrapped in the form of our problems and challenges. Kaya nga po, sa susunod, nahihingi kayo ng sign o tanda galing sa Diyos. Anong mahalagang gawin? Unahin niyo muna pong harapin, tingnan ang inyong mga pagsubok at problema. Huwag po kayong agad tatakas sa inyong mga paghihirap sa buhay. Huwag po kayong agad magre-reklamo sa Diyos. Magpasalamat ka na agad
Dahil yung inahanap mong grasya at bendisyon ay nandyan na sa iyong harapan, sa iyong problema. Sabi nga po ng isang libro na sinulat ni Ryan Holiday, "The obstacle is the way." Ang ganda po, no? The obstacle is the way. Ang hadlang, yan ay ang iyong daan. Hindi ko po alam kung alam niyo po yung application yung ginagamit nila sa cellphone o sa computer na tinatawag pong Canva. Yan po yung madalas na ginagamit ngayon ng mga estudyante, ng mga digital creator, ng mga editor para po gumanda yung kanilang mga design. Hanapin niyo po, no? Canva. Pero hindi ko po alam kung alam niyo ito. Yung creator, yung founder, yung inventor po ng Canva na ito, ng program na ito. Ang pangalan po niya ay si Melanie Perkins. Nung naghahanap po siya ng investor para magawa po niya yung kanyang application, ang kwento, 100 times po siyang na-reject ng iba't ibang mga investor, iba't ibang mga bangko. Kung alam lang po nila na darating ang araw, itong program na ito ay sisikat, itong program na ito ay talagang kailangan na kailangan ng napakarami, siguro hindi po nila ire-reject. Pero isipin niyo po yun. Pagkatapos daw po ng halos 100 rejections, doon pa lang po siya nakakita ng isang investor na naniwala sa kanya, kaya doon po nag-umpisa yung pagde-develop, pagiging matagumpay ng project. Yun lang pong ma-reject ka ng isang beses, diba ang sakit na, nakakadurog na eh, ng puso, nakaka-disappoint na, nakaka-stress na. Yung ma-reject ka ng 10 beses, ayaw mo na eh, titigil ka na, susurrender ka na, susuko ka na. Pero yung ma-reject ka ng 100 times, parang sobra na yun. Maaaring walang tao ang magpapatuloy. Maaaring sa sunod-sunod na pagkabigo, rejection, yung iba, iisipin nila, sign na ito sa Panginoon, sign na ito galing sa Diyos. Hindi talaga ito magwo-work, hindi talaga ito ang plano ng Diyos para sa akin. Pero ang tanong, bakit daw po hindi sumuko, hindi tumigil si Melanie Perkins? Dahil may paniniwala siya, meron siyang faith dun sa kanyang proyekto. See, my dear friends, the power of faith that can give to us. With faith, you can see more. With faith, it gives you courage and perseverance. With faith, it gives you the energy and the strength to continue. Amen? Kaya nga po mga kapatid, kapag nahihirapan na kayo, tumingin lang kayo sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya para makita mo ang mensahe at kagustuhan ng Diyos. Our crises in life are really the signs coming from God. Our problems in life are really God's messages for us on how to move forward in life. So, do not worry. Many times, your heart gets broken by problems and challenges. Because when your heart gets broken, remember this, your heart gets open. Sa pamamagitan po ng pagbasag, pagwasak ng ating puso at kalooban, diyan lang nagbubukas ang ating puso at kalooban. Natandaan niyo po, pagbukas ang iyong puso, diyan lang makakapasok ang Diyos sa iyo. Amen? And when you have God in your heart, then you will have the joy and peace and more blessings in your life. Amen? Mga kapatid, naghahanap po ba kayo ng tanda o mensahe galing sa Diyos? Tandaan nyo, basta't maniwala lang kayo, harapin nyo ang iyong mga problema at pagsubok sa buhay, yan talaga ay ang sign at tanda galing sa Panginoon. Magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Dahil ang pagpapala na hinahanap mo, nandyan lang sa likod pagkatapos ng mga pagsubok at problema mo. Amen. Sinabi ng Panginoon na maging handa tayo araw-araw sa kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin
naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan, sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyang tudok ang gera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ang aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga banal mong apostol, lahat na mga santo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin, Oratio Imperata, para sa paghinto ng ulan at baha. Panginoon, sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang ulan at pagbaha. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayon giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan mo ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Mahal na Ina, Birhen ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan, na mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para malaman natin ang kagustuhan ng Diyos, mayroon tayong tatlo na dapat tignan at unawain. Una ay ang salita ng Diyos. So in considering God's will, you must turn to God's Word, the Bible. Pero dapat hindi tayo tumigil lang doon. Dahil kung puro lang tayo Bible, kung puro lang tayo salita ng Diyos, wala tayong pagkakaiba sa mga nakaaway ni Jesus, ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, pwede tayong maging legalistic. Dahil nakakulong lang sila doon sa nakasulat. So second, you must also consider your experience. What is the Lord trying to tell you through your experience? Dahil sa pamamagitan ng iyong karanasan, nandiyan ang Banal na Espiritu, diyan ka kinakausap, diyan merong gustong ipakita at ibahagi ang Diyos sa iyo. Look at your present state. Look at your current experience. God is communicating to you through that experience. Pero, huwag lang tayong makukulong, huwag lang tayong hihinto sa ating mga karanasan. Dahil hindi naman lahat ng iyong nararanasan ay tama. Halimbawa, meron pong nag-message sa akin, sabi, ito na ang sign na magkasino ka. Click the link. Yun po ba talaga ay ang kagustuhan ng Diyos? So, kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos sa atin? Ang salita ng Diyos ang gabay, pero sa ating sitwasyon, meron din siyang binibigay na mensahe. Pero pangatlo, para tunay tayong magabayan at hindi tayo malito at mawala, kailangan tayong makinig sa salita, kailangan tayong makinig sa turo ng simbahan. So listen and understand the teaching of the church.
Kaya nga po, binigyan tayo ng Panginoon ang mga pastol para hindi tayo mawala, hindi tayo mapariwara, at hindi tayo mapabayaan. We have leaders in the church to lead us to the will of God. So these are the three considerations when you try to find out God's will now in your life. Bigyan niyo po ng panahon ang tatlong yan. Try to read your Bible today. Try to reflect where is the Holy Spirit moving you in your experience. But lastly, what is the church teaching us? Ano ang turo ng banal na simbahan para sa atin? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.